Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to guys, tuturuan ko kayo paano mag-install ng gauge. Itong gauge na to, tatlo yung purpose niya. RPM gauge, odometer o yung speed meter, and then yung fuel gauge. So, papakita ko sa inyo kung paano yung connections ng gandong klase ng gauge. So, step by step, by procedure, makikita ninyo. So, first thing to do, isahanapan ko muna ng mounting position yung gauge. Kasi yung pagpapagapang ng wire, nakadepende na yan dun sa posisyon nung pinaglagyan natin ng gauge. Okay, so panoorin nyo na lang yung mga step by step procedure na gagawin ko. And then lastly, yung kapag yung pagkoconnection na nung mga wires. Guys, para maging madali sa atin yung paghanap ng mga wires na pagkakabitan na itong mga wire na to, aalisin natin yung mismong headlight. Kasi nandyan kadalasan yung mga wires na kakailanganin natin. Tanggalin ko lang muna. So ang una nating hahanapin is yung positive terminal kung saan natin ikakabit yung positive wire nitong gauge. So according dito sa manual, ayan, yung positive terminal is yung black wire. Ayan, black wire. Black wire, positive pole. Ito yung black wire na yon. So itatap natin siya sa positive ng ignition switch. So yung ignition switch na tinutukoy guys, dapat magkakaroon lang siya ng supply ng power kapag naka-on na yung ating ignition switch. Guys, para malaman nyo kung saan natin itatap yung ating positive wire ng ating gauge, hanapin nyo lang yung ignition switch. Ito yung ignition switch natin. Tapos meron yan dalawang wire. Usually ang color ng wire na yon is isang red at isang orange. Yung red na yan, yan yung nakadirekta ngayon sa ating baterya. Dumaan yan sa fuse. So kahit nakapatay yung ignition switch natin, may power yan. So ang hahanapin natin is yung magkakaroon lang ng power pag naka-on yung ignition switch. At yung wire na yun is itong kulay orange. Ayan. Okay. So dyan natin itatap ngayon yung ating ignition, yung ating gauge. So yung black wire. Okay. Yung black wire yung ating positive wire nung ating gauge. So dyan tayo magtatap. Next natin ikakabit guys yung ground wire ng gauge. So usually ang ground wire dapat kulay black, pero dito sa gauge na to kulay green na wire yung ginamit nila. Yun din yung nasa specification dun sa manual. Ayan, ground wire, green. Letter B, green wire, negative pole. Guys, sa paghahanap ng pagkakabitan ng green wire, usually metallic part lang ng sasakyan natin, sapat na. Kasi ginadaluyan ng ground ang buong metallic part na sasakyan natin ito. Didikit ko lang siya rito. Ayan. Ayan, makikita nyo, gumana na yung gauge. Ayan. So, pag tinanggal ko siya, ayan, wala. So, pag kinabit ko siya ulit, ayan. So, any metallic part ng motor natin is ground. Kailangan lang ang hanapin nyo is yung walang paint tulad nito. Ayan, may mga painted areas yan. So hindi yan dadaluyan ng ground kasi na-cover siya ng paint. Ngayon, kung nandito naman kayo sa area na marami namang wires, yung headlight natin, meron dyan ding ground wire. Ito yun. Itong black and white wire na to, ground wire yan. Kaya kapag ikinabit nyo dyan yung ating negative wire ng ating gauge, magkakaroon din ng reading yung ating gauge. Ayan. Ayan. Ito yung meron din siyang reading. Okay. So option nyo yan kung saan nyo ikakabit yung ground wire. Basta
pwede kayong mag-tap dun sa mga black wires, ground wires ng motor nyo. Pwede rin, kung ayaw nyo maghanap ng wire na dinadalo yan ng ground, pwede nyo na lang i-tap yan or dikit sa mga metallic part na walang kalawang tsaka walang paint. Ayan. So yung ground wire, isa sa pinakamadaling ikabit. Next wire, yung RPM gauge na tayo. So yung RPM gauge wire is itong red and black wire na to. Ayan. So letter D, red and black wire, letter D, tachometer display. Okay, sa tachometer natin siya kakabit. Okay. Ang guys, ang hahanapin natin ngayon is yung ating ignition coil. Ayan. Dito yung ignition coil natin. Para malaman nyo kung ano yung ignition coil, hanapin nyo yung spark plug. Yung ating spark plug. Ayan. Ayan. Andiyan yung ating spark plug. I-trace nyo lang yung wire na yan. Ang tawag dyan, high tension wire. Tawag ng iba dyan, spark plug wire. Then, ito yung dulo niya. Ayan. So yung spark plug wire kanina, ito siya. So ito yung tinatawag na ignition coil. So saan natin ikakabit ngayon dyan yung wire nung RPM gauge dito sa wire na to. Ayan. So dalawa lang naman din ang wires niyan, isa dito para sa negative or sa body ground, tapos ito rito, diyan kumukuha ng pulse ngayon, pulse signal yung ating RPM gauge. So diyan natin itatap yung ating red and black wire. And guys, since hindi abot nung stock wire yung ignition coil, ayan, hanggang dito lang siya. So magkakabit ako ng extra wire, extend ako hanggang sa maabot ng wire yung ignition coil. Pinutol ko siya, tapos pinagbuhol ko yung dalawang wire, in-spline ko sila, tapos gumamit ako ng panibagong terminal, socket terminal. Tapos, kakabit nyo na ulit siya doon sa ignition coil.
Guys, so naikabit na natin yung positive terminal long gauge, negative terminal, and then yung wire para dun sa sensor ng RPM gauge. So titignan na natin kung gaano yung ating RPM gauge. Ayan, so pag unang susi, ayan, patay ko muna. Ayan, so pag unang susi, nag-una rin yung ating gauge. So papandarin ko lang yung makina. Ayan. So yung nakikita nyo mga bar sa gilid, yan yung kanyang reading. So bar type kasi yung gandong klase ng gauge. May mga nabibili analog type, yun yung kamay, then digital. Pero itong klaseng to is bar type. So kapag ni-revolution ko, tataas yan. Ayan. Guys, so natitirang wire na lang natin na hindi nakakabit yun para sa fuel gauge. So itong kulay blue wire na to. Tapos, para malaman kung saan siya itatap, ito yung fuel gauge natin. Ayan. So hanapin nyo yung katapat niya. Ito yung ilalim niya. Ayan. So nakikita nyo meron siyang dalawang terminal. Isang black, tsaka isang yellow. So ikakabit natin itong blue wire na to doon sa color black. Ayan. So medyo mahirap siyang tanggalin. Ayan. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi nakaharang yung bracket ng gauge. Kaya, option nyo kung gusto nyo tanggalin yan tapos i-coconnecta nyo sa mismong terminal, pwede yon. Pero kung mahirapan kayo at gusto nyo na lang mas madali, pwede nyo i-cut ng konti yung wire. Yan, cut nyo itong black wire na to. Yan, sundan nyo lang yan, tapos cut nyo siya. Then, dyan nyo na lang i-tap yung blue wire. Ayan guys, so medyo nabalatan na natin siya. Yan na lang natin itatap yung blue wire para hindi mas mahirap. And then para mas mapaikli na rin yung video. And so naikabit na rin natin yung ating fuel gauge. So titignan natin, i-on lang natin yung aking ignition switch. Ayan. So according dun sa original gauge ko, full tank pa ako. Ayan, full tank pa. So sa gauge ko na ikinabit, full tank din. Ayan. 4 bar siya. So, full tank din siya. Ayan. Full tank din. Okay. So, accurate naman yung gauge ng itong aftermarket gauge natin. So, naikabit na natin yung apat na wires ng ating gauge. Okay. So, advice ko guys, kapag gagawa kayo ng ganyang connections, maganda hinangin nyo para matibay. Okay, so sa video na to hindi ko na ipapakita sa inyo na hihinangin ko yan. Pero after this tutorial, gagawin ko rin naman yon. And then, cover nyo ng electrical tape. Huwag nyo iiwan na nakabukas yung mga wires nyo, mga pa-negative or positive wire man yan. Kailangan nabalutan nyo ng electrical tape kasi iniwasan natin yung short circuit. Okay? So, lastly, naikabit na natin yung RPM gauge, then yung fuel gauge. Ayan, gumagana na siya. So, yung speedometer or odometer na lang. Okay. So, ang problema guys, kapag nagkabit kayo ng aftermarket gauge, syempre meron na ring stock gauge yung ating motor. Iisa lang naman ang cable niyan. Eto. So, kung ikakabit natin siya rito, yan, huhugutin lang natin yan. Yung cable. Yan. Kasi kakabit natin siya dun sa bagong gauge para lang makita natin kung gumagana siya. Ayan. Ayan guys. So kapag ikinabit nyo na dyan yung inyong speedometer cable, expect nyo guys na hindi nagagana yung stock gauge ninyo. Dito na siya magkakaroon ng reading. So okay, magte-test drive tayo para makita nyo kung gumagana yung speedometer or your odometer gauge natin.
importante lang makita na may reading. Nakita ninyo, gumagana yung ating odometer or speedometer gauge. Kaya lahat ng feature ng gauge nakita natin na gumagana. Na-connect natin ng tama lahat ng wires. And then, yun na lang. So, yung last thing na sinabi ko, once napaganahin yung speedometer gauge nito, hindi nyo na magagamit yung speedometer ng stock speedometer ng inyong motor. So, option nyo kung ano yung pagaganahin nyo. Kung yung stock o yung inyong aftermarket gauge. Okay guys, so yun lang yung pag-i-install. Salamat sa inyo and I hope meron kayo natutunan sa tutorial video na ito.